Hello, good evening guys. Ito na naman po tayo para sa ating plate number 3.2 at ang ating pong 3.2 ang title ay Alphabet of Lines. Ngayon po ang gagawin po natin, itong Oslo paper, napansin ninyo nakadikit na po. Ito po yung Oslo paper na ginawan ko ng borderline. Last time po na nag-video po ako, ginamit ko po yung Oslo paper na ito. So, dito po, nalagyan na po natin dito. Ito po, nalagyan na po natin dito ng title. At ang title po, dalawang lapis po ang ano po, gamit, nakatasa po. Title po, uppercase I, alphabet. Lines. Yan po. Yan po yung title. So, bali ang gagawin po natin, magme-measure po tayo dito. May mga distances po kasi yan. Ang gagamitin po natin ay cm. Ito po, 0 to 1 cm. Measure po. Ako po kasi pag gumagawa, mini-measure ko din po dito sa sa side. 0, 1 cm. 0, 1 cm. Tapos yung distance is 0.5. Bilang po tayo, 0.5 cm or 5 mm. 1, 2, 3, 4, 5. Yan po. Tapos, measure na naman po tayo ng 1 cm. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5. Baba po natin, another 1 cm. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, dito po din sa kabilang side, measure din po kayo. Para pantay po yung linya natin, itapat nyo lang po dito yung 0. 1 cm, 1, 2, 3, 4, 5. And then, pwede natin ibaba, ipantay po natin. 1 cm, 1, 2, 3, 4, 5. Limang guhit po. And then, pwede naman pong dire-diretsyohin nyo lang. Ito po kasi ay para sa mga estudyante ko. And then, dito po, ang ilalagay po natin ay, actually, alam nyo guys, dapat po talaga meron kayong basahan para sa, kailangan po nasa ninyo yung mga drawing instruments po ninyo. Kasi tulad po yan, umaano po siya sa ating Oslo paper. Kailangan po talagang malinis ang Oslo paper natin. Kailangan po pa talagang punasan. Okay, dito na po tayo. 1 cm, thick lines for makapal po na linya. Yan po. And then the distance po. 0.5 or 5 mm. Kapal din po na linya. Next po. Yan po. And then sunod din po. Dito nyo guys hawakan class. Dito class nyo hawakan para hindi po gumalaw. Yan po yung mga linya po natin. Pwede naman po guys, idiretso nyo. Basta 0-1 cm lang po. 0-1 cm, tapos bilang 1, 2, 3, 4, 5. Extend nyo ulit. Baka malito kayo. 1, tapos 1, 2, 3, 4, 5. Tapos ibaba nyo ulit. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Dapat po talaga yung mga lapis ninyo guys or class nakatasa po. Kasi pag malaki po yung sulat, pag nagkamali po tayo, ang hirap po talagang magbura. Pangit po, nagiging madumi yung gawa. Kaya ako talagang tinatasahan ko, yun din po yung mga advice ko sa aking mga estudyante. Kailangan po talagang nakatasa ang ating lapis.
hindi po pwedeng hindi nakatasa. Okay, pwedeng balikan din dito para pantay. Okay, 1, 5, baba po. Ito ay para lang po sa mga grade 7 kong estudyante. Hirap po kasi sila, lalo na po ngayon ay modular at saka online class, kaya kailangan po talaga naming mag-video para sa mga output or sa mga plates po nila. Yan po. Itapat, and then yan po. Yan. Distance. Hanggang matapos po, hanggang dito na po sa baba. Yan po. Hawakan po sa gitna para hindi po gumalaw. Tulad po niyan, gumalaw siya. Kailangan po may pwersa. Tapos pag if in case po gusto nyong umulit ng linya, ulitin nyo po sa ano. Huwag na huwag po kayong magsisimula dun sa gitna. Nag-iiba po kasi yung ano ng yung ano ng linya. Nag-iiba po yung thickness niya. Kung saan po kayong nagsimulang mag-guhi, tulad po nito, hindi kayo na-satisfied or hindi kayo na-contento sa ano niya, pagiging dark ng kaniyang sulat, kung dito kayo nag-start, dito pa rin po kayo mag-i-start. Huwag po dito sa gitna. Kasi mag-iiba yung thickness ng linya. Okay lang naman po magkamali, guys. Kasi, lalo na po mga grade 7 po kayo, nag-i-start pa lang po kayo kung paano mag-drawing, paano magsukat. Kaya, sa akin po, ay okay lang po magkamali. Pero, ang ina-advise ko naman po, class, or ang ina-advise ko naman po, ipasa ninyo sa akin ng malinis. If in case may mga existing lines, burahin po na. Hindi po po pwedeng hindi buburahin kasi yung mga existing lines. Kailangan pong nakabura. Ayan, malapit na tayong matapos. Yehey! Ano po natin? Ayan. And then, measure na naman po tayo. May measurement na sa kabila. 1 cm, 5. It takes time kasi guys na magganito. Pero wala po tayong magagawa kasi ito ay kasama po sa ating activity. Ayan guys, ganyan po yung nangyayari pag hindi nyo po nalilinis yung inyong mga drawing instruments. So, kailangan po from time to time, may basahan po kayo para malinis po yung drawing instruments natin kasi nagiging madumi po. Kaya, palagi nyong ihahanda ang inyong mga eraser. Yan po. Para malinis po yung gawa natin. Huwag pong kakalimutan ang eraser. Then, napunasan ko na po ito, class. Measure na din po ako sa kabila. Okay, meron na po. 1 cm. 5. Listen po natin. 1 cm. Siguraduhin pong pantay or tama po yung ginugupitan ninyo. Ayan. Para sa aking mga estudyante, alam nyo, natutuwa po ako sa mga estudyante ko ang tataas ng grades nila. Start lang po nung nag-vlog ako ng mga activity nila. Ang dami po talagang nakakasunod. Hindi po tulad ng first quarter po na hirap na hirap po ang aking mga estudyante. Kasi wala po silang napapanood kung paano gawin. Kung paano po gawin yung plates po nila, hihirapan po talaga sila. Pero ngayon, so far, start po nung nag-vlog po ako or start nung ano, malaking tulong po sa mga estudyante ko yung ganito po. Kasi may napapanood po sila at may nagagayahan po sila. Iba po kasi pag picture lang, class, yung or guys, yung ano, yung isisend nyo sa mga estudyante. Minsan may mga estudyante hindi
nila makuha ang tamang instruction kahit nakasulat na sa module. Kasi kakaiba po ngayon yung mga estudyante. Magagaling po talaga sila sa gadget ngayon. Browsing yung mga ganun po. Magagaling po yung mga estudyante ko ngayon. Kaya ang tataas ng grades nila ngayon, natutuwa po ako. Ang laking pinagbago po nila ng first quarter. Hirap na hirap. Ang dami nagsasabi na mahirap daw po talaga yung drawing. Lalo na wala po silang wala po silang pinapanuuran kung paano gawin. Okay, horizontal line lang po yan. Tapos na po tayo, guys. May mali po ako dito. May mali. Sa pagsusukat ko lang po siguro yan. Parang ang laki po nito. Parang ang liit dito. Pero masakto naman. Okay, so, kuhanin natin yung gitna. Gitna po. Ako, ginaganyan ko lang po yung extend, intersection between the diagonal lines. Pero itatapat niya naman po yung ano, para nakuha po ninyo yung gitna. Pero, mas maganda pa rin po yung sinusukat. Ayan. Ito po yung intersection niya. Ayan. Gitna. And then, hey, meron na po tayong kalahati. Okay, so yan po tayo. Gagawa po tayo ng guidelines. Ang guidelines ay isang nagpapaganda po sa ating mga gawa. Kasi nagiging pantay-pantay yung mga letra po natin. Sabi ko sa inyo, ang guidelines po ay manipis na linya. 0.1 lang po, extend po ang ating mga lapis. Extend din po ang lapis sa taas. Yehey, may guidelines na tayo. Yan po, linisan po ulit natin class yung ating gamit. Okay, yan na po yung ating susulatan. May guidelines. Iko-continue ko yung paggawa po ng guidelines. Okay po. Okay. Panibago na naman po. Iko-continue ko po yung paggawa ko ng guidelines, yung pagsukat po dito sa guidelines. Kailangan po natin ito, class, kasi nga para malinis yung gawa ninyo. Sir, isang guhit lang po para ano, para maging malinis po yung ano nyo, gawa. Extend ang lapis. Malaking tulong po ang guideline sa paggawa ng ganito. Kasi pag may guidelines talaga ay nagiging maayos po yung gawa. Malinis. Pwede namang katulad ng ginawa ko kanina. Guhitan nyo muna or datan nyo muna lahat, and then para isa na lang. For example, ganito po. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Diba? Ang bilis. Natutuwa po ako talagang mag-vlog para sa mga estudyante ko kasi natutuwa ako pag ang estudyante ko meron pong natututunan. Syempre mag-regrade 8 po sila at lalong-lalo na may technical drawing 2. Pagpunta po nila sa technical drawing 2, marami na po silang alam. Mahirap po kasi pag, alam nyo, pag walang alam ang bata, dapat bago po sila mag-grade 8, meron din po silang natutunan. Po. Kaya yun, pwede na po nating guhitan. Extend lang po yung lapis natin. May mga lapis na manipis lang din po ang sukat, guys. Ay, manipis lang po ang kaniyang sulat. Pwede nating bilhin. Kaso nga lang po, nung pumunta po ako sa National Bookstore, wala po akong nakita. Ito lang yung lapis yung nakita ko. Hindi na po ako pumunta sa ibang tindahan para maghanap ng lapis na
manipis po yung sulat. Pwede naman pong ganyan, manipis din naman po. Nasa pagsusulat lang po yan. Sabi ko nga po sa inyo, i-extend nyo yung lapis nyo and then huwag nyo masyadong didiinan para hindi po ganun kakapal yung inyong hindi po ganun kakapal yung sulat ng lapis po ninyo. Na-enjoy ko din pong mag-vlog kasi sabi ko nga sa isip ko para to sa mga estudyante ko. Daming parent din po ang nagpapasalamat kasi nga alam nyo naman po ngayon nandito po tayo sa sitwasyon ng pandemic. Hirap po talaga lalo na kung ang mga magulang ay working. Hirap po talaga silang tutukan yung mga bata. Pero kung meron po silang napapanood na video katulad po nito, pwede na rin po nilang iwanan yung anak nila or malaking tulong po yung ICT integration po sa pagtuturo po. Nare-realize ko po ngayon. At ang bata po natin ngayon ay kagagaling na po sa mga ganyan na manood lang po sila and then may matututunan na po. Magagaling po yung mga bata sa mga ganyan. Ayan po. So, tapos na po tayo gumawa ng guidelines. Sukat po tayo dito. Meron po tayong 2 cm. Lagyan ng dot sa baba. 2 cm. And then 2 cm din po sa baba. And then, construct po tayo ng vertical line. Makapal po na linya. Yehey. Ayan po. Malapit na pong matapos. Tapos po dito, magna-number po tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lang po. Sobra-sobra po ang ano ko, nagawa ko. Okay, dito ang ilalagay po natin ay symbols. May mga symbols po kasi yun. Okay po, sa gitna na lang po kasi para okay, next ay ang ilalagay po natin dito. Alphabet. Para sa aking mga estudyante, ito na ang inyong plate number. 3 point. Lagyan po natin dito, 3.2 na po ito. Bakit 3.2 class? Kasi third quarter, pangalawang plate po natin, pangalan nyo, and then section. Huwag nyo din pong kakalimutan yung DS at saka DF. Okay po, ang una po natin, visible line. Pag sinabi po natin visible line, lagyan po natin dito ng manipis lang po na linya. Para hanggang dyan lang po yung ano. Okay, number one is visible line. Pag sinabi po natin visible line, makapal po yung na linya. Symbol. Ayan, ulitin. Pag gusto natin hindi pa tayo na-satisfied sa ano, ulit-ulitin po natin. Yan. Okay, so lagay po natin visible. Pwede naman sa gitna, guys. V. Ay. Ano ba yung V ko? Di po talaga natin maiiwasan magkamali. Kahit matagal na po natin talagang ginagawa to kasi matagal ko na rin po itong ginagawa sa
mga estudyante ko, hindi po talaga pwedeng hindi tayo magkamali, lalo na pag napapagod na yung kamay natin. Okay, next ay invisible line. Ito po ay na-discuss ko na sa aking mga estudyante. Ayan. Lagay po din natin dito. Next one is center line. Center line, isa mahaba, maiksi, and then mahaba. And guys, center line. Baba po natin ito. Enjoy ko na rin pong mag-vlog nang dahil na-inspired po ako or na-inspire po ako sa mga estudyante kong natututo. We have visible and dimension and extension line. Ano po? May arrowhead po siya. Kailangan meron po siya. Arrowhead po. Ganyan lang po kung maglagay ng arrowhead. For example, 0.4 cm. And then, meron po nakalagay dyan. Pwede mong lagay dyan. Extension and dimension line. Hindi po sila pwedeng paghiwalayin. Dimension. Hindi po sila pwedeng paghiwalayin kasi magkasama po sila. May forever po ito. Extension and or dimension and extension line. Diba? Malapit na. And then, next one is borderline. Siyempre, wag po natin talagang kakalimutan yung borderline po. Ang borderline ay isang makapal din po na linya. Mas makapal po pa po talaga siya sa visible line. Ito po, mga borderline po yan. Borderline, pwedeng borderline. Sa aking mga estudyante, pinagpupuyatan ko itong ano nyo para lang madali nyo masundan. Diba po? Next one ay ito po. Medyo mahirap-hirap. May arrowhead po siya. Ganito po siya. And then ganito. And then may arrowhead din po dito. Okay. Okay, yan na po. Next one ay may arrowhead din po. Siguro ganito na lang po. And then, dahil naka-curve po ganun. Yay! Okay. So, arrowhead ko ay ang
ang ano naman po niya ay reference lang. Okay. Ito po ay pang grade 7 lang po itong alphabet of lines. Hindi po ito pang grade 8. Itong activity po nila. Pang grade 7 lang po. Sa mga nag-i-start po. Mag-drawing. Ano po? Next one ay cutting plane. Ay, section line. Section line ay pwedeng ito ang gamitin. Okay. Baseball na lang po natin ito. Pwede pong gamitin na ganito. This line. Pwede naman itong ano, ano nyo lang po na medyo ang pag ilalagay po ninyo dito ay parang same measurement. Kaya nyo ba yung class? Of course kaya, walang hindi po kaya. Lahat kakayanin. Si teacher nga kaya. Estudyante pa. Walang mahirap pag ang bata ay gustong-gustong matuto. Diba? Wala pong mahirap pag ang bata or kahit hindi bata, pag tayo po ay may gusto po nating matutunan, lahat po ay gagawin natin para matuto tayo. Tama po ba ako, class? Ayan po. Okay. Next ay cutting plain line. Cutting plane ay meron pong arrowhead. Okay. Pwede din dito arrowhead. And then, arrowhead po dito. And then, meretso na yung aking ano. And then, meron. Okay. Arrowhead. Cutting plane line. Cutting plane. Ay, matatapos na tayo, class. Yay! Kunting-kunti na lang. Tapos na tayo. Next one is long break line. Then we have short break line, long break line. Ganito siya. And then meron po siyang ganyan. And then ganito. Diba? Pag gusto niyo bang itik line square kapala. Yan. Long break. Oh, yung before. Kikita nyo pa ba? Hindi ko napansin. Ayan po. Ayan. Break line. Okay, long break line. And then, dagdagan po natin. Gawin natin 11, may isa pa. Okay, kung meron long break, of course, meron short break line. At ang kanyang, parang ganun. Parang wait po. I-continue to. Of course. Yan. Pang ganyan yung short break line.
this is short break line. Tapos na tayo. Ang bilis naman po. Ay, ano nangyari sa D ko? Okay, nakita nyo ba? Okay, yan lamang po ang ating plate number 3.2 class. This is plate number 3.2. Ayan po. Plate number 3.2 at ang title ay Alphabet of Lines. Ayan po. Sana may natutunan po kayo sa video ko po na ito. Okay, thank you. Bye-bye.